Ito ba? Versus Secret Kill. We have the double bug dito kay Kill, di ba? Tama ako doon kasi Hezeta. Let's go. Nasa kanan. So, ayun na nga. Yeah. So, si Secret Kill sa kaliwa, Hezelia nasa kanan natin. And bad boy na bad boy. Expected na sinasabi papalit natin kanina. Na. No? Yung God papalit bug, na sila. Ito na yun. Oh. So, yun. God Aqua sa backlane para kay Kill and yung usual mid arco na naka-Scarab Nemo and Crimson Water. And of course, the attack plant dito na naka-grab surprise going yeah. Ang sandals and the cattail sa front. Ama, AK. Ang ating ano, ang ating hula sa kargadong cards nitong Dusk. Pero galing, yung, kasi, yung kasi yung mga meta talaga, pare ko. Eh. Para sa'yo, Ruthless Rage, sa tingin mo, parang lineup-wise, sino ang lamang dito, pare? Honestly, ang magiging ang feeling ko na may konting lamang dito is yung double aqua tama, sa kaliwa. Tama. Kailangan niya lang ma-clear agad yung plant at yung bug. Tama. Pag nagawa niya kasi yun, makaka-speed up yung backline na may koi para unahan yung birdie. Ang isa pang scenario is kapag nag-dark swoop yung birdie ni Hezelia, ang mangyayari dyan is tatamaan yung fastest Axie, di ba? Pero right now, ang fastest Axie is yung nasa dulo. Pwedeng ikutan ni Secret Kill yan. Pwede niyang balikta rin. I-arco niya yung nasa gitna. Tapos ang mauuna na ngayon yung nasa midline. Tapos yun na yung tatamaan ng dark swoop. Tapos ang mangyayari dyan is kapag fastest Axie, kunwari, yung koi, iwa-one-shot yung bug, tapos dadaanan yung bird. Ang catch dito is, kapag hindi nakapag-speed up si Secret Kill, kayang sagasaan ni Birdie pa yan. Okay, pero ito na ang first round natin. Hezelia goes for the cattail and bird. Maagang knockout. Magandang si Body skip Bear. Magandang skip kasi marami-raming beast and bug cards dito si Kill. No? Naiwasan agad yung unang cattail. Tama. Pero pare, pero pare ha, teka lang ha. Tingnan mo naman yung birdie pie ni Hezelia dito. Parang one card away. Parang Kakasunat na lang. Si Tropa. Nagpe-flex na ito eh. Saka, bagong gising. Pero parang diba? Nagkape. Okay. Yun din, usually, di ba, yung mga aqua sa second round, lalo-lalo na naagamo ka pa ng isang energy. God aqua against the plant, hindi mo na agad titira yan eh. So, theoretically, pag nakapag 4 cards dito si Hezelia, pwede siyang mayari. Uy, hindi niya tinira. Meron, pwedeng gawin ni Hezelia, no? Pero hindi niya kinabit. Ayun nga. Ayun na. Eh, nakita niya yung pangalawang cattail dito. Naku. Wala na. Going wild na itong si Tropang Kill. Actually, yan yung isa sa mga crucial dyan, yung mga cattail. Pag kumoconnect yung card draw, ang laking bagay niyan. Mahirap habulin yan kapag nakabunot ng 3 to 4 cards. Pero crucial na naiwasan ni Kill yun. So, tingnan natin kung may bawi ba itong si kapatid ni Hezelia. Let's see. Lalong-lalo na ano yung sa cattail. Kailangan mo ng mga draw cards talaga. Anyway, we have the blackmail. Ayan na. Eto na. Magpapala na siya. Meron siyang itlog. Ang ganda. Action na. Dark soup. Eggbop blackmail. Eggbop. Why? Initlogan na. And eto na ang follow-up damage. Masasaktan dito yung birdie pie ni Nice Hezelia. Pass. Aray ko po. Aray. Apat na baraha yun. Ruthless Rage. Oo, pero actually, not bad na rin itong position kasi baka mas may palag itong 2v2 na ganyan. Tama. Magandang play rin yun actually galing kay Hezelia kasi ang mangyayari ngayon, Dusk versus Plant, tapos Aqua versus Bug. Hindi ganun kaganda yung Aqua versus Bug, pero parang mas may palag ito kesa sa kung bird yun ang ipagbalatan. Oo, pero eto na, magwawild na dito. Okay, may gante. Gumagante. Hindi lang pwedeng isa. Kailangan dumadalawa nagkikrit sa ating tournament this morning. Uy, sandals to. Aray! Masakit yan. Aray! May pahabol pa dun. Critic cute. Pero pasok to. Uy. Teka lang ha. Cleared. Ganda nun. May ito na. 1v1. Nako po, Kuya Eddie, mukhang masasaktan dito si Hezelia. Lugi siya dito sa ano, sa classifications. Pero maganda yung pasok ng kanyang grab surprise. Ang ganda! Hoy! Hoy! Tas at taas ng shield. 176!
pader. Pader lang to, nauuntog lang talaga dito si Kill, pero for energy na siya in the upcoming round. Grabe. Yun lang. Ang ganda, ng, ang ganda ng ginagawa ni Celia, yung patagos-patagos technique. Oh. Tapos ngayon, 3 damage cards lang ang tatama dito. I think it's feared na naman. Oh. Feeling ko, buhay, enough, buhay pa. Buhay to, no? Buhay to. 160 lang ang mangyayari. 80. Ay, last stand. Pero, ito na, may last turn pa. Oh my God! Ganun nangyari? Saan galing yun? It's a draw. Mga tropa. First game of the first series dito sa tournament. Pinakitaan agad tayo na draw. As expected, sinabi ko na nga ba, Hezelia, no, with the front plant na, uy, naka-beat siya dito. Naka-beat? Exciting to. And ito yung sinasabi ko kanina na naka-machine gun bird si Hezelia. Totoo. Mas maganda totoo. To? Mas maganda to? Masakit yan. Masakit yan. Yung machine gun bird, 2 energy, kaya mang-wipe out ng aqua niyan. Grabe. Grabe yan. No, pa, ano totoo. Yun? Egg bomb double rat-rat, tapos the last one sa dulo. Patay ba yun? Oo, pasok yun. Uy, o kaya, grabe. Kahit ano, last one rat-rat, sabog oh, din yung mukha nung aqua doon, kapatid. Kasi parang 172 something yung bawas ng oo, oh, 176 yung 176 isa. 176 pala, grabe. Kalokohan yun. Tapos dalawa. Tapos may mahabol ka pang apat na atake. Ano yun? Grabe naman talaga. Pero eto na nga, no, again, this is a best of 3 series. Game number 1, nag-draw tayo dito. So basically, parang yan. Ano ba to? Wala, wala pa rin. Parang ano yun, libre laro, pinanood natin. Ay, ano, saya. Paano bang settings natin doon? 1-1 sila or 0-0? Wala. 0-0 yan. So yung ikot nga sila, 0-0. Uy, mas totoo maganda yan, yun. Ha? Parang best of 3. Sa ilang games kayo sa best of 3? 4 games? Paano? Huh? Paano yun? Kapag kinwento mo yung ano yung tournament, ano ba yung sa tournament? 4 games yung best of 3? Ano na? Hindi. Pero eto na nga. Pare, ikaw, sa tingin mo, line-up wise. Gumanda yung kay Hezelia ngayon. Pero, mas wild na to. Okay. Pero para sa akin, ano, lamang pa rin si Kill. Lamang pa rin. Oo. May chance nga lang ngayon yung birdie ni Hezelia mang one-shot ng aqua. Yun ang maganda doon. Ang maganda rin actually sa kargado ni Hezelia, may beach yung dusk. Kasi enough na yung damage cards niya galing sa bug at sa bird. Which means yung beach na yan, kung may titipid niya yan at aabot yan sa gitnang aqua, masakit na damage yan, kapatid. Tatagos agad yan sa HP ng aqua na yan. Oh, pero ang ganda rin ng, ano, ng beach dito. Ah. Parang kailangan niya rin talagang makabutas agad dito sa aqua as soon as possible eh. No? Pero oo, ito na, ayun na. Ito na. So, first round, Hezelia goes for the Goda and beach, nasaktan siya dito. Oh. Pero, take note, tingnan mo yung laban ni Kill. Meron siyang Goda, meron siyang sandals. Ngayon, ilalaban mo pa ba ito o hindi? I think, oo, no? Shield rin kasi yan. Kailangan mong patagalin ng konti yung laban. So, baka gumanti ngayon si Kill. Ang maganda lang is, pumasok yung Goda ni Hezelia. Nakasunog siya ng energy galing kay Kill. Yun kasi nagmamatter minsan. Di ba minsan go-Goda ka pero hindi papasok yung Goda kasi gumamit rin ng energy. Pero para sa scenario na to, pumasok yung sunog ng energy. So, wild na wild. Sobrang ganda ng first round dito para sa magkakilaan. Goda and then the Goda. Nagsunugan tas Goda yun. Ulit. Oo, nakuha niya na yung value ng fruit niya, no? Kinuha na energy, oo. Oh. Okay grabe. Din, no? Parang parehas lang naman sila dito. Parang okay lang, parehas kami 3 energy. May Nemo naman dito sa kapitan. Hindi lang nabibigyan ng cards yung frontline ni Kill. Goda lang talaga at Bugsplat. To, maglalastan to. Oo nga, maglalastan siya. And then we go for the sandals. And pasok rin, pa. Uy, maglalastan din. Sumalupan ng damage. Maglalastan din. Back-to-back last stand. And eto na. Okay, we have the Arco. We have the Scarab. Ako po, lulusot dito yung isa. Ang, oo. Pero okay lang yan. Dahil yung gusto niyang no heal. Aray, yun lang yung masakit doon. Hindi nag-heal yung mosquito.
ng bag ni Hezelia. Napipigilan ng Scarra. Masasaktan siya dito. 200 damage to. Tapos 160, I think this is it. Ay, 140. Oh last my hand. God! Ah, grabe! Talaga, kuya, grabe! Teka lang, nakasal. Maglalaho na. Kuku na lang, tapos speed up. Ayan na. Boom. Aray ko po! Hezelia! Masasaktan siya dito. Masakit? 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 Napakasakit talaga, kuya Eddie, ng double aqua load. Yan ay sinasabi natin. Speed up, tapos clean up na lang ang gagawin ni Kill. Grabe yun. Ang ganda ng ginawa ni Kill dun, pare. Oo. No, yung lalong-lalong na nag-last stand, yung aggression niya. Nag-arco siya dito sa midline niya. Tamang-tama kasi nga. Kaya-kaya siya in-auto nun eh. So yun, pati yung kapatid, patience niya rin. Hindi siya gumalaw nung turn 1, no? Set up lang talaga ang ginawa. So yun, 1-0 na goods. In favor of Kill. 1-3. So 1-0 na in favor of Kill. Makikita natin, here it is mga pare ko. We have the back lane plan from Kill na nakanahambing net yun. Looking si Hezelia na naman dito in terms of... In terms of ano pare ko eh, no? In terms of sa 1v1 kapatid, tagilid yan. Pero may chance kasi kung may lalaban man na aqua sa plantito, kargado na ni Hezelia yung tamang aqua. Yan ang pinaka may match dyan sa ganyang lineup. So, it's not over. Patsaka ano ha, over. Tignan mo naman yung backline ni Hezelia dito. Hindi siya nag-god aqua. Usually, god aqua. Ako nga, di ba yung predict natin dito? Double aqua na naka-god aqua sa backline. Pero, naka-spike rin siya dito, no? Parang may potential siyang... Pero, sakto eh. Mas maganda to kesa sa naka-god aqua maganda. Sa backline. Oo. Kasi pag God Aqua at dinisable ka ng Lechon, ang pwede mo lang gamitin dyan, Scale Dart, tsaka Kuku. Wala masyadong opensa. Ito, Spiky Wing at Oranda. Babasagin mo yung armor. Isang Oranda lang, barag na agad yun, di ba? Kasi 190, basta mga ganun lang yung armor, tanggal agad yung armor. Oo. Tapos sa unang atake, basag yung armor. Yung pangalawang atake, ayan, HP ang tama lagi. HP na ang tama nun. So, tapos take note din na nakamuskito dito yung backline ni Kill. No? So, mas mahina yung sa ito, aqua. Ito. Pero eto na, we have the Goda, we have the Sandals, and the Grab Surprise. Grabe! Nasulog yung natitira niyang energy. Nag-hello! Nag-hello agad! Aray ko po, Kuya Eddie. Walang masyadong nabawas to. Oo, parang lamang si Kill dun sa exchange na yun actually. Nasunog pa yung last ni Hezelia. Meron tayong veggie cactus dito ha. Usually, lalo na pag puro aqua lang to. Hindi ka naman mag-egg bomb dito, no? Oo, tapos ang maganda dito, sa lineup ni Hezelia, may Nemo. So kahit masunugan ng energy, may habol pa rin yan. Why? Pero ang ganda, hindi siya nag-veggie dito. Na-expect niya na siguro grabe. Na mag-all-in lang siya. So, naging pantay pa rin yun. Lamang pa nga siya sa trade-off, di ba? Ihabol lang cactus. Sabi nung cactus, ilan HP mo? Busin natin yan. Ang ganda na, no? Ang ganda. Nun, actually. Ayan na. Ito na. Egg bomb. Wow! Napakagandang nice egg bomb. Napakaganda ng egg bomb niya doon. Aray! Aray ko, tatamaan ng cactus. Aray ko, bro! Pero teka lang ha. Walang energy dito si Kill. Kasi kanina pa siya banat dito, pare. I think ito. Na yung pinakamagandang skip para kay Kill. Magandang position na rin ito kay Hezelia para manggigil. For energy, papasok ngayon si Hezelia dito. Pwede siyang mag-ano dito, Spiky Wing Oranda para mapatay yung front lane, tapos all in agad sa midline, no? Kasi the moment na mag-2v1 to, di ba? Lamang siya. Ang catch lang dyan, kapatid, is pag nag-egg bomb ulit. Kailangan maikutan ni Hezelia yun. Ang ganda ng egg bomb! Oh my God. Wala na naman siyang energy, ha? Oo. Pero teka so, at least alam ni Hezelia na mabubuhay yung frontline. Ganda rin ang double arco niya, oo. Oo. Pwede siyang manggigil dito, actually, oh. Oo. Ayan diba? Na. Diba? Ito na yun. Pang! Panglaban may hello pa sa likod. Dalawang mosquito bite. Aray ko po, Kuya Eddie. Walang energy dito si Kill. May energy naman siya dito. It's enough para mapatay siya dito. Pero maglalastan. Pero lastan. Ay, masakit to. Masakit to! Last time! Hindi biro yun! 276! Pero eto na, nanambing let na dito si Ezeta. Naming na. Nako po, pero kompleto siya dito pa. Yan! Yan ang magandang ginawa ni Ezeta. Oh 3 cards! God. Oo! Buhay! Aray!
Boom! Aray, kulang okay. Yan! Nag-crit nga lang. Nga, si Kill dito. So, nakabawi oo. Siya dito. Parang pang all-in na siya dito, ha? Pero, all-in na ngayon si Zenya. Naka-spike wing yan! Let's go! Tingnan natin! Boom! Boom! Last stand! Tatanggalin natin yan! Boom! Tanggal ang last stand ni Kill. Zenya, wild na wild! Game number 2, pare ko. So, 1-1 na sana dito. We will be going, you know, technically, game number 3. Good job! Oh my grabe God. Grabe yun! No, nag-crit na si Kill. Pero kinaya pa rin. Steady. Another day, another life. Okay. Parang another day. Meron na naman tayong dudurugin. Basic. Wild. Ang ganda ng ginawa ni Kill doon na parang interesting yung parang gameplay niya. Hindi siya nag-eto na. Oh! Pero hindi. Oh my God! Spiky! Pareho silang naka-spiky wing dito. Sabi speed chart natin, nauuna dito yung yung kay Zelia. Dahil sa tenga, sa bird ears. Oh. Mas konti ang HP nung aqua ni Zelia. Kaya mas mabilis. Pero same speed na sila dito, di ba? Same speed yan. Oo, kasi bird. Kapag parehas ang speed, pababaan ang HP. So ayun na, 414. Oo, huli. So ang maganda rin din dito for Kill is meron siyang angry lamb. So, irrelevant na rin na kung kunyari, maunahan mo ako, okay lang yun. Mas masakit may at mas malaki armor. Oh. Pag ako, hindi mo napatay, dalawang angry lamb, pare, ang sakit nun. Oo. So, ang makulit dito actually, yung mga heads up play na pwedeng gawin dito, ang example niyan is, koy-koy, fragile-fragile. Babalik ta rin mo. Ayaw mong wasakin yung armor niya para mas mababa yung HP mo para mauna ka sa next turn. Yun yung mga time, makukulit na heads up. Hindi ka mapapatay ng angry lammers kasi happy lang pa yun. Hindi pa ganun kasakit yung damage yun. Totoo. So, pastedihan ang laban dito. Pero yung front lane nila dito is yung nag-iba and of course yung mid lane din. Which, mas lamang dito yung mid lane ni Hezelia kasi nga beast part to. Bukod sa mas masakit to, pare ko, mas mabilis siya sa midline din niya. Totoo. Kasi bug part yung mid, yung bug din dito. By ano ata yan, no? By one speed, mas mabilis. By one speed siya dito. Wild yun. Crucial yun. Magmamatter yun dito sa laban na to. Pero yung speed naman, speed battle na dito, yung tanker naman ni Kill, mas mabilis dyan. No? Na kasi nga, nakagrab surprise and beach naman dito. Totoo. Sa so, ayun, pare ang ano lang, ang ano lang is mas mabilis managasa yung midline aqua ni Hezelia kaysa sa midline aqua ni Kill. Tama. Kasi may combo yung kay Hezelia, risky fish, risky beast. Risky. Sakit yan. Oo. Wild yan. So yung play ng midline ni Kill, malakas yan eh. Toolbox aqua yung Arcos Carab na yan. Makunat. Mas makunat siya. Pero kung paunahan mag-clear ng Dusk, mas magaling mag-clear yung na kay Hezelia. So tingnan natin kung yun nga ang mangyayari o hindi. Exciting yan. Sobrang ganda ng laban na. Sobrang exciting kasi nga, double aqua versus double aqua. Parang oo. Battle of mechanics na lang to eh. No, pero eto pinagbiyak. Na. We have the round number 1. We have the Goda. We have the Grab Surprise Uy, coming in from sinalo ng cattail yung dalawa. Parang pabor dun si Zelia, no? At the same time, okay grabe. Na rin para kay Kill kasi nga, wala pang shields up eh. Iyon na bonus si Zelia. Oh my God. Tong its na siya dun sa aqua sa gitna. Pwede niya nakapatayin to actually. Risky arc. Patay to. Oo. Pag tinanong natin, Hezelia, paano mag-delete ng dust? Ah, ito yun. Gamit aqua. Grabe. Tapos lalo na pag grabe nga. Isang pana dito. Ang sarap yun, Pia. Oo. So, sige, bad boy na bad boy. Parang kakailangan niya rin dito yung arc. Uy! Ang ganda ng ginawa ni Hezelia dito. We have the single Goda lamang. So, 4 energy coming in from Kill. And 5 energy naman coming in from Hezelia. Steady pa rin si Hezelia dun ah. Patience is a virtue. Maganda grabe. Na rin yan kasi at the same time nakaipon siya ng ano dun eh. Nakapag-ipon siya ng energy. So, sulit ex-20 na rin siya dun. Grabe. Ayun ah. Kakasa na lang yan. Saglit na lang yan.
Flex lang. Worst case scenario na rin dito para kay Kill is yung makabunot siya ng 2 to 3 cards dito para sa front lane niya, no? Kasi nga. Aray, oo. Kasi mapipilitan siyang ilaban yun. Yun. Pero 5 energy ka tapos naka-spiky wing yung kalaban mo, parang sobrang risky nun, di ba? Oo. Oo. Totoo. Ang catch diyan ay kailangan mag-speed up na ni Hezelya kasi mo ang maglalaho na rin yung dusk ni Hezelya this turn. Eh. Kailangan mag-speed up ni Hezelya dito para masulit niya yung Arcus niya. Ay, yung ano, yung cards niya galing sa midline. Oh my god, wait lang. Parang manonotor yung what? Ang ganda ng ginawa niya doon. Maglalastan siya dito and the cattail to end the last stand. Tatanggalin. Parang, parang manonotor yung midline ni Kill. No? Totoo. Manonotor to kasi all in na lang siya dito si Hezelya kahit paanong gawin. Kahit pumikit na siya dito, all in na lang. Actually. Ayan na. Diba, all in na lang siya dito. Oo, hindi na makakagalaw ng maayos dito si Kill sa midline niya. Pero nga, dahil nga, ayun yung iisipin mo, na mamamatay na yung front. Oh my god, teka lang. Grabe yung ginawa ni Hezelya. Kinilig ako na. Kasi nga, pare-parehas tayo iniisip na wala na, no? Turn na tong front line. Oo, oh, sabi niya, hindi na ako gagalaw dito. Ang ganda. Biglang skinip. Ang ganda. Tapos ang mangyayari, sabog ang cards ng backline ngayon ni Kill. Kulang ng isa. Oh my god, pero teka lang. Grabe. Ito na yung sinasabi natin kanina. Ang maganda dito, one-on-one scenario na dito. Si Kill at Sakto. Ito na, tipira na ng speed up to. Oh. Oh, ito na. Ayan na. Double speed up, dalawang spike wing. Ito, pinatagod pero, dito. Pero, masasaktan dito si Kill. Yun ang problema. Okay, hindi nagalit. Hindi nagalit yung Angry Lamb. 141 lang to. Hindi Lamb ang nangyari. Hindi angry yung Lamb ni Kill. Hindi, happy lang ba siya dito and Kill will be going down. Hezelya, master class. Grabe. Pare. Grabe. Sobrang high level. What just happened? Sobrang high level ng laban na yun, pare. Grabe yun. Hindi angry yung Lamb, kapatid. Oh, 'di ba sinabi mo nga nung una, 'di ba, double double koi tapos double ano para safe. Pero oo. Pag double spiky wing, double. Grabe. Medyo risky 'yan. Pag nag-angry lamb 'yun, pero pag nag-angry lamb siya, meaning 40 armor, dadagdag pa 'yun dahil nga sa special class. Oo. So, mataas yung tapos 'yun. Tapos na yung ano yung spiky ni Hezelya sa turn na yun kasi angry na yung Lamb. Grabe, calculate ka doon, no? Grabe yung calculate. Oo. Oh, grabe. Mukhang ano na, mukhang batak na sa double ako itong si Hezelya. Oh, parang oo nga eh, parang ano ba BMG? RMZ, yuck. Hezelya is Hezelya. Hezelya, double aqua queen. Just keep swimming na pala itong si kapatid. Sobrang high level guys, kung marirealize nyo lang, kung talagang in-depth, aaralin nyo yung mga ginawa ni Hezelya doon. Unang-una yung sakto. Na mind-blowan na ako doon, pare. Pero teka lang, i-interviewin natin si Pia. Mark, yan. Oh, into yun si Pia, grabe. So again, congratulations hello? Kay Pia. Congratulations kay Hezelya. Ayan, rinig ka na namin. Kamusta? Okay lang. Hello? Ayan. Okay lang. Yun lang. Statics. Okay ka lang. Kami nag-wild eh. Okay. Kami mindfuck kami dun sa, ano, sa ginawa mo. Sobrang high level. So, grabe 'yon. So yan, anong nararamdaman mo ngayon sa meta ko sa all in all na dito sa tournament natin? Yeah, kasi unang-una first game ko ngayon eh. Tapos hindi ko in-expect na may laro ngayon. So sabi ko, oh my god, ala na. Grabe. Lalo ako. Grabe, no? Sobrang bangis na parang, ay, may laban pa ako ngayon. Tapos, tas biglang proceeds na parang mananalo. Oo. Ganun lang. Grabe. So, anong feeling nun? I-play by play mo naman kami. Dun sa last match na yun. Yung last game. Kasi kita naman ang aqua niya. So, mahirap kasi setupan yun eh. Kasi pag namula yun, masasaktan talaga yung aqua ko. Kaya ang ginawa ko, ayaw mo masaktan. Tinipit ko yung dalawang koi ko kasi kahit naman mag-koi din siya ng dalawa, mauuna ako.
So, kailangan talaga hindi ko siya bawasan masyado. Kasi ginawa ko dalawang spiking week yung ginamit ko. Kesa yung isang week. Calculated. Grabe. Steady. Grabe yung high level. Oo. Oh, high minds ang datingan ni Pia dito. So, yan. Anong masasabi mo sa nakalaban mo ngayon kay Kid? Hi, Gigi po. Nice. Goods na. Okay. Again, once again, congratulations, Kizelia, for winning the first series. Good job. 4 games yun, kapatid.